Hey, 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 mga ka-budget buddies! In today's vlog, ako ay mag-grocery haul. Kakarating ko lang galing grocery as in mainit-init pa. Wala pang 5 minutes. I-haul ko na para maayos ko na kasi yung anak ko nanghihingi na ng pasalubong daw. Okay? First things first is bumili ako ng diaper. Pampers. Kasi wala nang Happy, wala nang EQ na pants na kasing size ng anak ko. Yung size ng anak ko, kailangan mga 17 up yung size na bibilin ko kasi hindi magkakasya. So, ito lang yung choice ko kasi wala nang iba. 40 pieces lang siya na ano, pampers na double XL. So, grinab ko na siya. Ilalagay ko na lang yung presyo sa screen kung magkano siya. Kasi sa Pure Gold ngayon, nagkakaubusan na ng mga paninda. Konti na lang yung tinda nila. So, kahit na yung mga binibili ko na, kumbaga, hindi ko siya brand na binibili. Hindi yun yung brand na binibili ko. Wala akong choice. So, yun na lang binili ko kasi wala na. So, next, bumili ako ng 6 na perasong kala sachet. Susubukan ko pa lang to for the first time. Ano lang to, pang babad ng mga undies. Para, kasi ginagawa ko after na malaban, ibinababad ko. Diba, baliktad? Nilaban muna, tapos bago binabad. ganun gusto ko, pan bababad ko to. So, yun. And then, bumili ako ng wipes kasi hindi pwede na wala kaming wipes. Ito yung brand ko talaga. So, bumili ako nito kasi ubos na. Mahirap pag wala. Ang dungis yung anak ko pag gumakain. And then, ito. Easy Joy Spray. Try nyong bilhin to at gamitin nyo kasi maganda siya. Pagka yung mga kaldero nyo or kawali nyo medyo mauling na, isprehan nyo lang nito, mabilis siyang puputi. Tapos kung masebo, yung mga pinagprituhan nyo na maiitim na, mahirap kuskusin kahit Joy paggamit nyo na dishwashing liquid, gumamit lang kayo nito, isang spray nyo lang. Promise, maganda siya. Hindi siya sponsored, binili ko siya syempre, pero sinasabi ko sa inyo na maganda siya. Kasi ano ko na, subok ko na. And then bumili ako ng Bygone spray. Kasi nga 'di ba sabi ko sa inyo, madaming lamok ngayon, hindi ko alam kung panahon ba ng taglamok ngayon or sadyang malamok lang sa bahay namin. Although naglilinis naman kami every day, hindi ko alam bakit ang dami-daming lamok niya lalo pag alas 5 na. Kaya nagsasara na kami ng pinto. Ito yung binili ko, water base. Sabi ni ating, wala daw tong amoy. Sana nga, kasi ayoko nung may amoy kasi meron akong maliit. Tsaka, masakit sa ilong. Mahirap na. So, yun. Pang refill lang to. Hindi ko kailangan nung ano kasi meron na kaming sprayhan. So, yun. And then, bumili ako ng shampoo nung anak ko. Maliit lang kasi walang malaki. At tsaka, wala na yung binibili ko na kulay blue. As in, wala na talaga. Kumbaga, kung ano lang yung available doon, yun na lang. So, ito lang yung available maliit. So, sabi ko, sige na kasi wala na siyang shampoo. Hindi naman siya pwede nung shampoo pang matanda, matapong masyado sa hair. And then, bumili ako ng Ariel. Ilang araw na kami hindi naglalaba. Last time naglaba ako, gumamit ako ng sachet na Ariel kasi wala na kaming choice tumbak ng labahan. Hindi nga ako lumalabas kasi mahirap nga yung palabas-labas. Wala naman kaming driver. So, wala kaming maghahatid. So, yung naghahatid sa akin, yung service ko, binabayaran ko yun. So, parang isang labasan ko. So, bumili na ako nito, 5.4 kilogram. Mas mura pala siya, ngayon ko lang na-realize, 400 plus. Lalagay ko sa screen yung presyo nito. So, yan. Ito yung gamit namin, liquid soap, kasi nga, ano, yung para sa automatic na washing machine. Alam niyo naman, pag may baby kayo, malakas sa sabon kasi laban ang laba. And then, dito naman tayo sa mga pagkain. Bumili ako ng ito, tinapay. Dalawa siya. Sabi ni kuya, pwedeng tatlo. Pero pagdating sa cashier, sabi ni ate, dalawa lang. So, wala kong choice. Kaya dalawa na lang. Yun. Yung last time nga palang, ano, yung last time na binili ko na tinapay, di ba sabi ko sa inyo, i-store nyo siya sa ref. Yun, tumagal pa siya. Hindi pa siya sira. Pero, ano, ngayon lang naubos ngayong araw na to. So, bumili ako ng Ribisco. Diba, binibili ko nito malaki kasi wala na kaming stocks ng mga pagkain ng baguettes.
Pag nagugutom sila, madaling araw, or pagkagising, gutom agad. Bumili ako, walang malaki, so pwede itong maliit. Kasi wala na eh. So, yun na lang, maliit. And then, bumili ako ng mga tanga-ta. Favorite namin to, cheesy na corn crunch na chili. Chili and cheesy. Masarap ito. Ayun na naman ako si masarap. Pero, ina-assure ko sa inyo na pag sinabi ko masarap, masarap siya. So, bumili ako niyan. And then, bumili ako ng... Na-miss ko to nung last time na grocery ako. Hinahanap ko to. Wala siya. Na walang cheese flavor. Kasi meron lang barbecue. Ayoko ng barbecue. So, meron na ngayon cheese. So, ayan. Bumili ako ng malaki. Parang mga 18 lang yata to. So, lalagay ko na lang yung price. And then, bumili ako nito. Yan. Super Crunch. Chips. Yun. Hindi healthy pero paminsan-minsan why not try. Diba? And then, bumili ako ng tatlo uli na cheese. Kasi, pag hindi ko pa pinapabuksan yung isang maliit ko gusto ninyang buksan. So, ito lang muna kasi tag 5 lang naman to. So, yan. And then, bumili ako ng 4 na Magic Flakes. Sabi ko nga sa inyo, ito ay masarap. Recommended ko sa inyo. Masarap yan. Cheese flavor to. And then, bumili din ako ng 4 na barbecue flavor na Magic Flakes ulit. So, yun. Para dun sa bunso ko. Pagkagising niya, gutom na siya. And then, bumili ako ng 6 na Choco Flakes cereals. Kasi pang almusal-almusal nila. Pero wala akong nabiling Milo. Kasi nga, wala ng Milo. Tapos wala ding choco drink. So, nakabili ako ng fresh milk. Papakita ko sa inyo. So, ito pang breakfast nila to. And then, bumili ako ng asukal. Yan, 1 kilong asukal. Wala yung binibili ko na equal. Ito yung nakalagay doon. Halos lahat ng brand, ito yung nandun. So, ito na yung binili ko. 1 kilo. And then, bumili ako ng Mr. Gulaman, tsaka Master Gulaman. And this time, yung mga anak ko, parang sobrang gusto nila yung ginagawa kong coffee jelly. Parang 3 days lang pahinga, tapos papagawa uli. So, sabi ko, ngayon, tatry natin ang buko pandan flavor para maiba naman. And then bumili ako nung plain, walang plain pero ito white, so chinagtsagaan ko na kasi ubos na. Kahit na bibili nga ako ng all purpose flour, wala na. Pancake, wala na. So nakabumili kasi wala, so ito na lang kasi gagawa ako, kasi yung mga anak ko sobrang favorite nila ngayon. Nagustuhan nila yung ginawa ko last time. And then sabi ko nga sa inyo, ang brand na gusto ko ngayon ng tuna is yung Gold Seas. Yan, bumili ako ng 4. Although gusto ko naman yung Century Tuna. Gusto ko siya pag yung may hot and spicy, tapos flakes and oil, yun. Pero pag wala akong choice, yun ang binibili ko kasi yun naman talaga yung unang brand na gusto ko. Lumabas lang ito, nagustuhan ko siya. Tsaka medyo mas mura ng konti. So, yan. Bumili ako ng 4 dahil may paggagamitan ako. Gagawa ako ng pasta fettuccine gamit ang Gold Seas. Pero gusto ko yung merong oil. Merong olive oil and chili. Kasi meron siyang meron siyang sili talaga na buo. So, yan. Bumili ako ng 4. And then, bumili ako ng 1 Century Tuna. Ay, hindi. San Marino corn tuna, kasi pinagagawa ko to ng sandwich. Lalagyan mo lang siya ng mayonnaise, tapos spread mo na sa sandwich. Yung na kailangan maglagay ng mayonnaise sa mismong sandwich. Ito lang, plus pepper, at saka mayonnaise. So, yun. Sog ka na dito. And then, bumili ako ng Best Foods mayonnaise, kasi wala ng Lady's Choice. So, ito na lang yung nandun, kasi pagtingin ko sa counter nung mag-check out na ako, kaya pala wala ng mayonnaise. Na ang tatak is Lady's Choice kasi inubos na ni Kuya. As in, nandun lahat sa cart niya.
Diba? So, yan ang binili ko. And then, bumili ako ng dalawang kondensada na Alaska. Kasi para nga sa coffee jelly. This time, pag yung recipe ko na isa, na trinay ko, hindi ko siya nilagay ng Nestle cream, mas gusto nila. Mas bet nila yung ganun. So, yun. And then, bumili ako ng corned beef. Medyo mahal ang corned beef na brand is Pure Foods, pero binili ko na dahil kailangan ko gagawa ako ng spaghetti dahil nagkikrave ako ng spaghetti. So, gagawa ako nito. And then, bumili ako ng spaghetti na ano lang siya, konti lang to. Kasi, gagawa nga ako ng pasta na gamit ay tuna. So, yun. Itong dalawa na to, sila yung magiging mag-partner. Gagawin ko. And then, bumili ako ng malaking may kasama ng tomato sauce na spaghetti. 115. Ayan. UFC siya. Naghahanap sana ako nung ano, yung Fiesta. Late ko na siya nakita na nandun pala siya sa pinakadulo. Pero nung nakita ko yung price, nagbago isip ko. Kasi 119 yun. 115 lang to. So, ito na lang. So, ito na yung binili ko. Ito yung pang spaghetti. Ito naman at saka ito, corned beef lang lalagay ko at saka hotdog. So, yun. Pang spaghetti. Kasi pag ano, pag nagluluto-luto ka naman ng ganyan, is makakatipid ka na sa ulam. Hindi na kayo kakain. Yun na lang. And then, bumili ako ng finally merong Delight. Walang Yakult, pero merong Delight. So, bumili na ako kasi dun sa bunso ko, mahilig siya sa Yakult. Saka maganda rin yun sa, ano, sa Chan, ba? Diba? So, yun, bumili ako nito. And then, bumili ako nito, pancit. Yung last time na nagluto ako nito, ito din yung brand na gustuhan namin siya. Madali lang siyang lutuin. So, magluluto ulit ako para panawid gutom. Diba? Lagyan mo lang ng konting karne, tapos lagay ka na ng ano, gulay. So, yun. Luluto ako nito. And then, ito yung gagawin kong tuna fettuccine. Yan, bumili ako. Ito. Plus, ito, yan naman na magka-partner. So, alam nyo na, pwede na kayong, sa pinapakita ko sa inyo, pwede na kayong magluto ng sarili nyo. Ito lang. Sibuyas ba mo lang? Tapos, ito. Yun. Timplahan nyo na lang. And then, bumili ako ng, ay! Bukas na itong isang pansit canton. Hala, di ko nang pansin. Bukas? Bukas ba yan? Ay, oo. Bumili ako ng pansit canton. Ayan. Puro kami pasta, di ba? Kasi parang nakakaumay ng kakain ng isda, manok, karne, kakaumay. Pasta naman tayo ngayon. So, bumili ako ng anim na chili manse. Ah, calamansi lang pala to. Kasi wala na yung sweet and spicy. Meron dun, 2 peraso, durug na durug pa. Ayoko. Ito yung ano, di ba, nakita nyo ba sa Facebook yung sabi na ibabalik nila yung manipis na noodles. Ayan o. Ito yun. Thinner noodles. So, yun siya. Kasi di ba yung bagong pancit canton, bilog siya, di ba? Tapos, ang tataba ng noodles. So, ito yung original, kumbaga. Ito yung una. So, yan. Bumili ako ng 5 lang pala to. Kasi 6 to, sabi ni ate sa cashier. 5 lang daw sa pancit canton. Sabi ko, sorry ate, nakalimutan ko. Oo nga pala. So, yan. Pancit canton. And then, bumili ako ng, sabi ko sa inyo, nag-stock ako ng ginisa mix. So, naubos ko na yung stocks namin. So, bumili na ako ng refill. So, ito, ginisa mix. And then, wala na yung oyster sauce na nasa bottle. Meron yung ang laki-laki, 150. Aanhin ko yun. Baka manigas lang. So, bumili na lang ako ng sachet na 2 kasi madalas ko rin itong ginagamit. Yun.
And then, bumili ako ng another ketchup. Kasi, yung ketchup namin, ang bilis-bilis yatang maubos kasi meron nga kami na stocks na fries. So, kinakain, may fries. Yun. And then, bumili ako ng dalawang fresh milk. Kasi just in case na gagawa ng dalgona coffee. At saka, gusto to ng mga anak ko. Nagustuhan nila yung flavor. Wala yung isa eh, yung Selecta. Magnolia lang meron, tsaka yung kulay pink. Yung kulay pink, non-fat milk. Ito, fresh milk. So, ito kinuha ko. Lalagay ko na lang yung price kung magkano itong fresh milk na to. And then, bumili ako ng cheese. Eden cheese na merong libreng Copico Blanca. Naghahanap sana ako ng quick melt. Pero yung quick melt pala, ang haba-haba, ganito kalak. Ganito siya kahaba. Tapos ganito siya kalaki. Ika ano, aanhin ko yun, napakadami. So, ito na lang kinuha ko. May pakape pa siya. And then, bumili ako ng tidbits na pineapple. Kasi last time na gumawa ako ng pizza, pizza siya na tinapay yung gamit ko. Tapos, niroll ko muna siya ng, ano, niroll ko siya ng rolling pin para numipis siya, para siyang pizza. Ang ginamit ko is hot dog. So, ngayon, gagawa ulit ako, ham naman, bumili ako ng ham, tapos nilalagyan ko nito. Bali, tinatadtad ko lang to, kasi medyo malalaki pa rin siya, kahit na tidbits. Tinatadtad ko siya ng maliit para hindi nila makita. Pero natitikman nila na gustuhan nila. So, yan, bumili ako ng pineapple tidbits. And then, bumili ako ng Knorr sinigang mix kasi magsisigang, wala nang ano dyan, wala na kaming sinigang mix. So, yan, may libreng pinggan. Nakakarami na ako nito. Actually, nung mga unang batch nito, as in sobrang dami na. Pinamigay ko na kasi hindi naman kami nagpipinggan nito. So, baga, ginagamit ko lang to pag magpiprito kasi sayang naman kung di mo gamitin, diba? So, yun. Nakakaipon na ako nito. And then, bumili ako ng pineapple juice. Kasi sa sobrang init ngayon, baka mamaya ma-high blood tayo. Buti nang meron tayong reserve. Pag masakit na batok mo at high blood ka, uminom ka ng pineapple. And then, ano, pang marinate ko to ng chicken at saka meat. Kaya yung niluluto ko, favorite ng mga anak ko kasi hindi nila alam na nilalagyan ko nito. Yung pineapple. Nakita ko yung sa vlog ko, diba? Nilagyan ko siya. And then, bumili din ako ng dalawang cream dinsada kasi ito yung nilalagay ko dun sa coffee jelly. Na ngayon is gagawin ko is buko pandan naman. So, yan. Nilalagyan ko ng isang cream dinsada, tapos dalawang evaporada, at saka isang Alaska condensada. So, yun. Sarap siya. And then, eto, sobrang hindi ka nalugi. As in, 99 pesos sa 4 na piraso na condensada ay evaporada. Bak pala to. Meron pang free na baso. Diba pang halo-halo yata to. Yun o. Alam nyo ba, mura lang tong Angel na to. Tapos masarap siya. Hindi siya ganun katamis. Hindi naman siya matabang. Sakto lang yung lasa niya. So, yun. Ito ay pang gagawa tayo ng coffee jelly at saka buko pandan nga. Pero hindi ko siya lalagyan ng buko. Kasi walang nagtitinda. So, ito lang, ilatry ko. Sir Gulaman. So, yun. Ako, bigat. And then, bumili ako ng cheese na singles. Sa wakas, meron na nito. Kasi, tagal-tagal ko itong nag-aantay na magkaroon sila. Wala. Eh, kasi meron kaming sandwich maker, diba? Tapos, sa umaga, magmamilo ka lang. Pero since na walang milo ngayon, fresh milk. Tapos, tinapay, yung sliced bread, lagyan mo ng isang cheese, tapos ilagay mo sa sandwich maker. Sobrang
yummy na yung breakfast mo, 'di ba? Mas makasosyal. Or gusto mo lagyan mo ng egg, 'di egg and cheese or ham, ham and cheese, mga ganun, 'di ba? And then dito naman tayo sa frozen. Sabi ko nga sa inyo, hindi ito yung usual na brand ko. Pero since nga na wala naman, wala silang available na stock. So, kung ano lang yung naandun, yun na lang kinuha ko. So, ito brand ko talaga to. Bumila ako ng, hindi ako pwedeng mawala ng butter kada nag-grocery kasi pang ano ko siya, pang luto. And then, ito, hindi ko siya brand pero ito try ko na rin. Savers Sweet Ham. Yan. Binili ko siya kasi gagawa nga ako ng yung ano, pizza. Kasi gustong-gusto ng mga baguettes. So, yan. Bumili ako nito. And then, bibili sana ako ng ham sana na yung ham na ganito pero yung tatak equal kasi mura lang yun, 50. Wala eh. Kasi masarap. Masarap siya. Hindi ka na lugi dun sa price. And then, natry nyo na rin ba itong equal na burger patties? Mura lang to, mga mamis. Parang 50, 54 yata. Ilalagay ko na lang yung price para sure ako. Yan. Yan o. Malalaki din siya. Ito yung binibili ko. Pag may mga, pag pasukan na, ito yung binibili ko pang baon ng mga bagets. Kasi, yung usual, di ba, CDO, Pure Foods, medyo mahal siya. So, dapat marunong kang magtipid sa hanggat kaya mo kasi mahirap na dito tayo nakatira sa Maynila tapos medyo mahal ang bilihin. So, yung kung makakahanap ka ng brand na mas mura pero yung quality is maganda, go for it. Ako, nire-recommend ko talaga itong equal. Simula sa equal na bacon, equal na burger patties, equal na ham, equal na hotdog, buy kayo. Kasi mas mura siya, pero same din siya ng quality ng branded. Ano kasi to eh, product talaga to ng Pure Gold. So, yun. And then, syempre hindi mawala ang hotdog. So, walang ibang hotdog doon. And then, naghanap ako ng mura. And then, nakita ko tong Idol. Although, bumili na ako dati nito. Pero, no, nakalimutan ko price. Ngayon ko lang na-realize na mas mura pala to kaysa dun sa binibili ko. Kasi, di ba yung Pure Foods na binibili ko sa palengke namin is 170 to 175. Tapos, yung last time na palengke haul ko, 160 siya. If hindi ako nagkakamali, 160 to 165. And then, nakita ko to, 149.50 siya. Sabi ko, ha, paras lang naman. So, buy na. Bumili ako. CDO pa. Idol cheese dog. Yung cheese dog tsaka yung regular, paras lang yung price niya. $149.50. Kasi paghapon nga, nagmay merienda, fries, tapos etong hot dog, isless ko lang siya ng parang ganito, ganyan. Tapos, ginagandahan ko lang ng presentation. O, may merienda na sila. Di na sila naghahanap ng dinner. So, yun. So, yun lang yung ano na pamili ko ngayon. Ang total amount noon, alam ko nanonood yung aking banker. Kaya hindi ako makakapag-deny kung magkano kasi nanonood na siya eh. Lahat ng vlog namin, pinapanood niya. So, ang total noon is 4,147.35. Ayan siya. Alam mo yung pakiramdam na kanina sa grocery kasi ang budget ko lang talaga is 3,000. Parang yung 2,000 sana pang palengke naman bukas. My God, sabi ko, anong nangyari? Ito lang pinamili ko. As in, na, parang nanginginig na yung tuhod ko kasi nga, magpa 5,000 na siya tapos hindi ko na nga lang binili yung dapat bibili ako ng oatmeal na malaki, yung ganito na meron siyang canister. Kasi meron pa naman ako pero ganito na lang siya kakonte. Bumili ako sana ng dalawa kasi may canister na naman sila doon. Pero since sabi ko, wag na nga lang. Binalik ko yung dalawang canister na yon, dalawa sana siya kasi 120 lang naman siya. Kasi nga binabudget ko yung pera. Kasi diba,
sa totoo lang mahirap, pero wala tayong choice. Simula sa palengke, tapos simula sa mga grocery, lahat nagmahal. So talagang kung pwede nga lang twice a day ka na lang muna kumain, gawin mo para lang ma-stretch natin yung budget, 'di ba? So and nga pala, gusto ko sa inyong i-share na kanina paglabas naman ng tricycle, nakita ko na dun sa kanto yung truck, meron silang mga relief. Pero hindi na ako bumalik kasi alam ko pupunta naman yung dito. Dumiretso na kami ng service ko. So ayun, tinext ko lang yung mga anak ko na sabi ko, merong parating na relief, nakita ko. Wag isasara yung pinto, isara lang yung screen para makikita na may tao. So ayan. Ayun siya, bigas, tapos may sardinas, tapos may corned beef. Yun. Maraming salamat sa aming mayor, sa aming barangay, kung kanino man to galing, kasi hindi ko alam kung kaninong galing to, basta binigay. So, pang ano to, pang third wave. So, maraming salamat. Okay. Okay, mga mamshies, mga kabudget buddies, yun na yung ating vlog for today. So, alam ko na masaya kayo pag nakikita nyo yung mga grocery haul ko, kasi pag tinitingnan ko yung yung watch time kung at saka kung ilan na yung nanonood, mas gusto nilang pinapanood yung grocery haul ko. So syempre naman tayo, yun ang inaabangan, 'di ba? Kung ano yung kinakain niyo, ano yung binibili mo, kasi baka gusto mo ring i-try yung binili ko. So yun. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at yung mga nagsusubscribe kahit papaano. Salamat sa inyo. Na-appreciate ko kayo. Mag-ingat kayong lahat. Mag-ingat tayong lahat. Sana matapos na to kasi nakakapagod ng pumila sa bawat pupuntahan mo. Kailangan mong pumila sa grocery, kailangan mong pumila. O kung saan ka pupunta, kailangan mong pumila. Nakakapagod na. Tapos, ang lungkot-lungkot sa kalsada. So, yun lang. Paalam sa inyo. Bye-bye. Salamat. Please like, share, and subscribe. The Vegetarian Mama. Bye-bye. Bye-bye sa inyo.